May magandang balita na nga tayo dito kay Jeremiah Gray. Naglabas na nga ang doktor kung kailan ito po pwedeng makabalik sa paglalaro sa Barangay Ginebra. At Maverick Ahamnisi matutuloy na sa Barangay Ginebra pero saglit lang. Maganda nga ang pag-uusapan natin patungkol dito kay Maverick Ahamnisi. Nitong mga nakalipas na linggo nga mga tiyong ay pumutok ang balitang planong kuhanin ng Barangay Ginebra itong si Maverick Ahamnisi sa unrestricted free agency. Si Snowbadwa nga ang nagkumpirma niyan na nakikipag-usap na si Maverick Ahamnisi sa Barangay Ginebra. At ayon naman sa post ng isang Ginebra page na ito ay sinasabing sign and trade. Interesado daw ang Barangay Ginebra na papirmahin itong free agent na si Maverick Ahamnisi. Pero ang plano sa kanya ng Barangay Ginebra ay i-trade din agad papunta sa Northport Batang Pier kapalit ng first round pick. Sa ngayon ay unrestricted free agent nga itong si Maverick Ahamnisi. At wala ngang kinakailangang pakawalan na player ang Barangay Ginebra para makuha ang nasabing gwardiya. Kinakailangan lang nila itong papirmahin ang kontrata para ma-secure at hindi makawala. Ang nakikita nga natin sa plano na yan ng Barangay Ginebra ay hindi nila kailangan itong si Maverick Ahamnisi. Kukuhanin nga lang ito pansamantala ng Barangay Ginebra sa unrestricted free agency para naman makakuha sila kapalit ng first round pick ng Northport Batang Pier. Alam nating lahat na napakadami ngang talented players ang naka-line up this upcoming PBA rookie draft. Nakita siguro ng Ginebra management na mas maraming talented players ang paparating kumpara dito kay Maverick Ahamnisi. Kaya plano nila itong kuhanin pansamantala lang tapos ititrade sa Northport para makuha ang 5th overall pick ng Northport Batang Pier. Diyan ay makikita nating gumagamit lang ng utak ang Ginebra management. Dahil aanhin mo naman itong si Maverick Ahamnisi na masyadong overrated player at nanghihingi pa ng sobrang laking kontrata kung kukuha nga ang Barangay Ginebra ng rookie. Dahil unang-una ay mas mababa nga ang pasahod sa isang rookie. Pangalawa ay mas batang-bata pa, mas magkakaroon nga ng panahon itong si Coach Tim Cone na ma-develop ang batang players kumpara kay Maverick Ahamnisi. Mas bata ay mas maganda para sa koponan ni Coach Tim Cone dahil mas makakasama nila ito ng matagal sa kanilang koponan at magiging solid pa ang kanilang team chemistry. At ang huli at ang pinaka-importante sa lahat ay wala itong ego o pa superstar effect sa kanilang koponan. Dahil kakapasok lang ng PBA at matututukan talaga ang behavior. Sa ngayon ay agree ako sa pinaplano na yan ng Barangay Ginebra. Kuhanin nila itong si Maverick Ahamnisi papirmahin dahil sayang naman, dahil malaki rin naman ang value niyan. At once na makapirma ay itrade din agad papuntang Northport para makakuha ng mas mapapakinabangan at mas mag-fit sa Barangay Ginebra. Ayon nga sa mga source, ay kasalukuyang nasa US pa rin itong si Maverick Ahamnisi. At maganda namin daw ang pag-uusap ng manager nitong si Ahamnisi at Ginebra Management. At inaantay na nga lang ang nasabing gwardiya kung pipirma na ito sa Barangay Ginebra. Sa kabilang banda naman mga tiyong ay meron na tayong magandang balita dito kay Jeremiah Gray. Dahil naglabas na nga ang doktor ng timetable kung kailan ito makakabalik sa Barangay Ginebra. Isang linggo na nga ang nakakalipas matapos ma-injury itong si Jeremiah Gray sa kanilang huling laro sa PBA On Tour kontra LX Road Warriors. Hanggang sa ngayon niya ay marami pa rin nanghihingi ng update patungkol dito sa injury ni Jeremiah Gray. Itong nakalipas nga lang na araw ay na-discharge na ang nasabing Ginebra shooting guard ng ospital. At nagsisimula na nga ang recovery period nito para sa na-dislocate nitong tuhod. At ayon niya sa ating mga trusted source, ay nagbigay na nga ng timetable ang doktor nitong si Jeremiah Gray.
Meron na nga daw nakalagay na suporta sa tuhod ni Jeremiah Gray. Hindi pa nga tuluyang nakakapaglakad itong si Jeremiah Gray dahil kinakailangan pa nito ng at least 2 weeks para i-rehab ang kanyang tuhod. Matapos ang 2 weeks na rehab ay magkakaroon nga ng therapy na abuti naman ng 6 to 7 weeks para tuluyang gumaling ang kanyang tuhod. So matutal ay kinakailangan ng 9 na linggo nitong si Jeremiah Gray o isa't kalahating buwan bago tuluyang makarecover at makabalik sa paglalaro. Magandang balita nga yan mga chong, dahil sa ngayon ay wala namang nakitang punit ang mga doktor sa tuhod nitong si Jeremiah Gray.